dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Naniniwala ka ba sa tinatawag na third eye? Sinasabi na kapag bukas ang iyong third eye ay mas sensitive ka kumpara sa ibang tao. May kakayahan kang makakita, makaramdam o makarinig ng mga kaluluwa. Ngunit ano nga ba ang ganitong uri ng kakayahan? Isa ba itong regalo o isang sumpa? At ano ang gagawin mo kung bukas ang iyong third eye? Magagawa mo pa bang mabuhay ng normal? Kung sa bawat paglingon mo ay may makikita kang mga multo. Dear Papa Dudut, magandang gabi o umaga sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lian. 39 years old na ako sa ngayon. May dalawang anak at isa kong housewife. Bago ako maging housewife ay isa kong housemaid, Papa Dudut. Hindi mayaman ang aking pamilya. Isang kahig isang tuka lamang kami. Tapos anim kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Ang tatay ko lang ang nagtatrabaho noon sa amin. At sa sobrang hirap ng aming buhay ay hindi ko na nagawang makatapos pa ng high school. Third year, high school lamang ang natapos ko. Maagang nag-asawa ang panganay kong kapatid at sa amin din siya noon nakatira. Kasama ang nakabuntis sa kanya. Kaya mas lalo kaming nahirapan. Desisyon ko ang paghinto sa pag-aaral para makapagtrabaho na kaagad ako at makatulong kahit papaano sa aking pamilya. Kahit na sobrang hirap ng aming buhay at hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, ay hindi po ako nawala ng pag-asa na darating ang araw na kahit kaunti ay makakaahon kami sa kahirapan. Hindi ko naman hinihiling na maging sobrang yaman dahil sa kalagayan namin noon ay talagang imposible na mangyari ang ganon. Ang gusto ko lang ay yung makakain kami ng tatlong beses o higit pa sa isang araw. Yung hindi na mamumroblema ang mga magulang ko kung saan kukuha ng pera na panggastos sa pang-araw-araw. Simple lang talaga ang pangarap ko, Papa Dudut. Sa edad na 15 ay nagsimula na akong magtrabaho. Pumasok po ako bilang tindera sa isang pwesto sa palengke ng mga gulay. Mula umaga hanggang hapon akong nandoon. Kapag pahingang araw naman ay nagtatanong ako sa mga kapitbahay kung meron silang pwedeng ipagawa sa akin kapalit ng kaunting halaga. Kagaya ng paglalaba, paglilinis ng bahay at kahit na ang pag-aalaga ng anak nila. Minsan ay nagtatabas din ako ng damo. Lahat talaga ay ginagawa ko para kumita ng pera kahit maliit kasi malaking bagay na yon para sa amin ng aking pamilya. Lahat ng kinikita ko ay ibinibigay ko sa nanay ko. Wala akong itinitira sa akin. Kapag may kailangan akong bilhin ay humihingi na lamang ako kay nanay. Talagang ang nasa utak ko sa edad kong yun ay ang makatulong sa aking pamilya. Masakit kasi para sa akin kapag nakikita ko na nagugutom ang mga kapatid ko, lalo na yung mga maliliit. O kaya kapag nahuhuli ko si nanay na umiiyak kasi alam kong hirap na siya. Kilala ko ang nanay ko na matatag na babae kaya kapag umiiyak siya, ibig sabihin ay nahihirapan na talaga siya at hindi na niya kinakaya pa. Noon ay normal ang buhay ko. Nagbago lamang ang lahat simula ng madengge ako. Kahit wala kaming pera ay dinala pa rin ako ni nanay sa ospital kasi talagang parang nagkukumbulsyon na raw ako noon. Nagagaw buhay din ako, Papa Dudut. Akala nga raw ni nanay ay mawawala na ako pero talagang hindi ko pa oras. Kaya nalagpasan ko ang pagsubok na yon. At hanggang ngayon ay buhay pa ako. Marami pa talagang plano si Lord sa akin kaya hindi pa niya ako kinuha. Pero hindi naman ako sure kung si Lord ba talaga ang kukuha sa akin kung sakali. Baka yung kalaban niya.
Mas lalo kaming nabaon sa utang nang dahil sa pagkakasakit ko, Papa Dudut. Wala akong sinisisi kundi ang sarili ko kasi kung hindi ako nagkasakit, ay hindi po yun mangyayari. Isa pa sa mga nangyari sa akin matapos kong maospital ay nabuksan ang third eye ko. Hindi ko alam kung meron bang connect yung pag-aagaw buhay ko kaya nagkaroon ako ng ganong kakayahan. O baka may iba pang bagay na nag-trigger kaya nangyari yon. May nabasa rin ako na lahat tayo ay merong third eye. Pero sa iba ay nakasarado o hindi sila gaanong kasensitive. Hindi ko na rin alaman ang kadahilanan kung bakit ako biglang nakakita at nakaramdam ng mga kaluluwa. Ang una kong experience na makakita ng multo ay nung kakalabas ko lamang sa ospital. Medyo nangihina pa ako noon at nagpapalakas. Yung banyo namin ay nakahiwalay sa mismong bahay namin. Nasa likod siya at wala kaming ilaw sa banyo. Kapag gagamit kami ng banyo sa gabi ay nagdadala kami ng gasera, tapos ang tubig namin ay kinukuha namin sa balon na kalapit lamang ng banyo. Ang panguha namin ng tubig sa balon ay isang maliit na timba na merong lubid. Ihuhulog ang timba sa balon tapos kapag napuno na ng tubig ay saka mo ito hihilahin. Nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan ng gabing yon. Kaya ko namang tumayo at kumilos na mag-isa kaya hindi ko na inabala pa ang natutulog kong mga kasama. Simula pagkabata ay ginagawa ko na yon kaya wala na akong takot. Wala rin namang nagpaparamdam na kung ano sa amin kaya kampante ako noon. Nagdala ako ng gasera at nagpunta sa banyo. Umigib muna ako ng tubig sa balon at habang umiigib ako ay nakaramdam ako ng parang kumapal ang bato ko at nagtaasan ang mga balahibo ko. Hanggang sa may nakita akong tao na nakatayo sa tapat ko. Siguro may tatlong di pa ang layo niya sa akin. Nagulat pa nga ako kasi hindi ko inaasahan na merong tao sa bakuran namin ng ganong oras. Medyo inilapit ko sa unahan ng gasera at nakita ko yung taong yon ay ang kapitbahay namin na si Aling Tonya. Matanda na siya, Papa Dudud, siguro ay nasa 70 na siya. Nakatayo lamang siya at nakatingin sa akin. Aling Tonya, anong ginagawa mo dyan? Tanong ko. Hindi siya sumagot at nakatulala lamang siya. Naramdaman ko na kaagad na parang may mali pero hindi ko matukoy kung ano ang mali. Tinanong ko ulit siya, si Aling Tonya, kung ano ang ginagawa niya roon at baka hindi niya ako narinig. Nilakasan ko na pero hindi pa rin siya sumasagot. Naglakad lamang siya palayo sa akin hanggang sa hindi ko na siya nakita kasi sa madilim na siya nagpunta. Susundan ko pa nga siya dapat pero dahil talagang kailangan ko ng gumamit ng banyo ay hindi ko na siya sinundan. At ginawa ko na ang dapat kong gawin sa banyo. Hindi ko pa alam na kaluluwa na ang nakikita ko hanggang sa kinabukasan ay lumabas si nanay para bumili ng almusal. Pagbalik ni nanay ay meron siyang sinabi sa amin. Namatay na pala si Aling Tonya kagabi sa ospital. Ang bait pa naman nun. Kapag alam niyang wala tayong ulam ay binibigyan tayo. Malungkot na balita ni nanay. Kailan ang lamay? Tanong ni tatay. Hindi ko alam. Sinabi lang sa akin sa labas. Yun ang pinag-uusapan ng mga chismosa sa labas. Ang turan pa ni nanay. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni nanay. Paanong kagabi namatay si Aling Tonya eh nakita ko pa siya sa likod ng bahay namin. Nay, sigurado ka pang patay na si Aling Tonya? Saka kailan pa siya sa ospital? Tanong ko. Oo, sigurado ako. Mga isang linggo na yung nasa ospital. Inatake kasi. Dinala siya noong nasa ospital ka. Kaya hindi mo alam. Tugon ni nanay. Kagabi po kasi nakita ko si Aling Tonya sa likod ng bahay natin noong nagbanyo ako. Tinawag ko pa nga siya ng dalawang beses pero hindi siya sumasagot. Tapos umalis na siya. Ang wika ko. Nilapitan ako ni nanay at hinawakan niya ang lego at noo. Akala niya yata ay nilalagnat ako, kaya nakapagsalita ako ng ganon. Wala naman akong lagnat, Papa Dudut. Ang sabi ni nanay ay baka namamalikmata lamang ako.
Paano ko raw makikita si Aling Tonya e isang linggo na itong nasa ospital? Sinabi ko na hindi ko rin alam. Ang sabi ni tatay ay baka kalwa ni Aling Tonya ang nakita ko. Kinilabutan ako sa mga sinabi ni tatay kasi yun ang unang beses na nakakita ako ng multo, Papa Dudut. Bilang isa sinanay sa mga chismosa sa lugar namin ay ikinuwento niya yon sa mga taga roon. At nakarating pa yon sa pamilya ni Aling Tonya. Kaya nang nakipaglamay ako ay tinanong ako ng isa sa mga anak ni Aling Tonya kung totoo ba na nakita ko ang nanay nila. Nang sabihin kong oo ay tinanong niya ako kung nakikita ko ba si Aling Tonya sa bahay nila. Baka raw pwede kong kausapin si Aling Tonya para sa kanila. Naguluhan ako sa mga sinabi nila. Pinagala pa nila ako sa bubong ng bahay nila para makita si Aling Tonya pero hindi ko na siya nakita pa. Gusto pa yata nila akong gawing esperantista, Papa Dudut. Naintindihan ko naman sila kung bakit nila yon pinagagawa sa akin kasi nagluluksa sila. At siguro ay may mga gusto pa silang sabihin kay Aling Tonya na hindi nila nasabi noong nabubuhay pa ito. At ako ang gusto nilang gamitin para mangyari yon. Yun ang naging simula ng malaking pagbabago sa buhay ko. Madalas na akong nakakaramdam ng mga kaluluwa. Nalaman ko rin na meron palang kaluluwa ng isang batang babae sa bakura namin. Parang normal na tao lamang siya pero bigla na lamang siyang nawawala. Kaya nalaman ko na hindi na siya buhay. Yung suot ng batang yun ay parang lumang damit na kulay blue. Patakbo-takbo siya sa bakura namin. Nang unang beses ko siyang nakita sa bakura namin ay inakala ko na buhay pa siya. Patakbo-takbo siya at sinabi ko sa mga bata kong kapatid kung sino yung batang babae sa bakura namin at baka isa yon sa mga kalaro namin. Nang tingnan nila ay wala silang nakita. Itinuro ko sa kanila yung bata pero wala talaga silang nakikita. Doon ko naisip na kaluluwa ang batang yon. Kaya ako lamang ang nakakakita sa kanya. Doon na ako nagsimulang matakot sa mga nakikita kong tao na hindi ko kilala. Iniisip ko kasi na baka multo sila at ako lamang ang nakakakita sa kanila. Sa madaling salita ay naging paranoid na ako. Hindi ko na alam kung buhay o patay na ang taong nakikita ko at halos hindi na ako lumalabas ng bahay at hindi na rin ako nakapagtatrabaho. Tinalo na ako ng takot ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Minsan kasi nasa bahay ako ay meron akong nararamdaman. Napapalingon na lamang ako kasi feeling ko ay merong tao na nakatayo sa likod ko tapos kapag tumingin ako ay wala naman akong nakikita. May mga pagkakataon pa nga na merong tumatawag sa pangalan ko kahit ako lamang mag-isa. Sa una ay talagang takot na takot ako. Nagtataka na nga sila nanay kung bakit hindi ako lumalabas ng bahay at hindi na ako nagtatrabaho. Hindi ko naman masabi sa kanila ang kadahilanan kasi baka hindi sila maniwala sa akin. Baka isipin pa nila na gumagawa ako ng kwento at nagpapapansin. Pero hindi ko naman yun ginusto. Bigla na lamang ako nagkaroon ng ganong kakayahan kahit na hindi ko naman yun ginusto. Inisip ko dati na mawawala rin yun. Na kapag nagtagal ay hindi na ako makakakita at makakaramdam. Inisip ko na kapag hindi muna ako lumabas ng bahay ng ilang araw ay mawawala yun pero nagkamali ako. Kasi kahit sa panaginip ay nagpapakita pa rin ang mga namayapa ng tao sa akin. Dalawang beses kong napanaginipan si Aling Tonya. Umiiyak siya sa panaginip ko kaya nalaman ko na ayaw pa niyang mamatay. May mga napapanaginipan din akong tao na hindi ko kilala at meron silang mga pinapagawa sa akin. Meron silang taong gustong kausapin. Sa dami ng mga panaginip ko na ganoon ay hindi ko na sila matandaan halos. Akala ko pa nga dati ay nasisiraan na ako ng bait. Baka epekto yon ng pagkakadengge ko o kaya ay nasobrahan ako sa gamot. Kaya talagang takot na takot ako, Papa Dudut. Hindi ko kasi alam kung kanino ako hihingi ng tulong at kung paano ko maaalis sa akin ang ganong kakayahan. Halos isang taon akong ganon, nawala na ako ng lakas ng loob na lumabas at nasa bahay na lamang ako. Tumutulong ako sa mga gawaing bahay at nag-aalaga ng mga kapatid ko. Hanggang isang araw ay may sinasabi si nanay sa akin. Nakausap niya raw yung ninang ko sa Binyag. Isang kasambahayang ninang ko na yon na umuwi ng probinsya namin. Nabanggit ni ninang kay nanay na nangangailangan ng kasambahayang amo nito.
Baka meron daw nakilala si nanay na pwedeng pumasok sa ganong trabaho. Sabi ko sa ninang mo ay ikaw na lang kung gusto mo. Gusto mo ba? Tanong ni nanay sa akin. Paano po yun? Mapapalayo na po ako sa inyo. Uwi ka ko. Ganun naman talaga, Lian. Minsan ay kailangan mong malayo sa amin. Kung dito ka lang sa atin ay walang mangyayari sa'yo. Malay mo ay nandun ang swerte mo. Baka makapagpatuloy ka pa ng pag-aaral kung sakasakali, ang sabi ni nanay sa akin. Pinag-isipan ko ng gusto ang bagay na yon at pumayag na ako, Papa Dudut. Tama si nanay. Walang mangyayari sa akin kung nandun lamang ako sa lugar namin. At least kapag nagpunta ako sa ibang lugar, ay malaki ang chance na mabago ang buhay ko. Sa kaparaan ko na rin yon para makataka sa mga nagpaparamdam sa akin sa bahay namin. Kinausap na ako ni Ninang at kinausap ko na sa cellphone ang magiging amo ko, si Ate Loida. Meron siyang tatlong anak na puro babae at lahat ay nag-aaral. Dalawang high school at isang elementary. Sinabi na rin ang benefits. Kumpara sa sinasahod ko sa dati kong trabaho sa tindahan ng gulay, ay mas malaki yon kaya talagang pumayag na ako. Sumama na ako kay Ninang sa pag-alis. Naging emosyonal pa nga ako kasi yon ang first time na malalayo ako sa aking pamilya. Pero gaya ng sinabi ni nanay, kailangan kong gawin yon at chance ko na yon para mas matulungan ko sila. Nang makilala ko na ng personal ang buong pamilya ni Ate Loida, ay nakaramdam na kaagad ako na mabait silang mga tao. Kahit ang asawa ni Ate Loida na si Kuya Mark ay mabait din, Papa Dudut. May kalakihan ang bahay nila, nasa isang subdivision yon. Two-story house na merong tatlong kwarto sa itaas na lahat ay sa anak nila. Ang kwarto ni Ate Loida ay nasa ibaba, maging ang maid's room ay nasa ibaba din. Bali, tatlo kaming kasambahay doon. Ako, si Ninang at si Ate Didi na pinakamatanda sa aming lahat. Nung unang beses akong makarating sa bahay na yon ay meron na kaagad akong kakaibang naramdaman. Hindi ko nga lang matukoy kung ano pero kinilabutan kaagad ako. Kaya naisip ko na kahit pala umalis ako sa amin ay meron pa rin akong mararamdaman. Kahit saan ako magpunta kasi may ganun na akong kakayahan. Nilakasan ko na lamang ang aking loob at pagdarasal. Naniniwala ako na kung matatag lamang ang pananampalataya ko ay wala akong dapat na ikatakot. Naging kaklose ko kaagad si Ate Didi at naalala ko kasi sa kanya si nanay kasi halos magkaedad lamang sila. Si Ninang naman ay ginabayan ako sa mga dapat kong gawin. Sa paglipas ng mga araw ay napatunayan ko na mabait talaga ang pamilyang yon, Papa Dudut. Kasabay nila kaming kumakain at hindi sila yung mayayaman na kagaya ng mga nasa telenovela na nangaapi ng mga kasambahay. Sa unang buwan pa lamang ay mabilis akong nakapag-adjust. Yun nga lang ay may mga pagkakataon na nami-miss ko ang pamilya ko at umiiyak ako kapag bago matulog. Mabuti at kasama ko si Ninang at si Ate Didi kaya kahit papaano ay nawawala ang kalungkutan ko. Sinabi nila na ganoon din naman daw sila noong unang beses silang malayo sa pamilya nila para magtrabaho. Ang isipin ko raw ay ang maitutulong ko sa aking pamilya. Hindi naman daw ako lumayo nang wala lang. Wala akong problema sa mga kasama ko sa bahay na yon, Papa Dudut. Gaya ng sinabi ko ay lahat sila ay mabait at magaan na kasama. Ang problema ko ay ang multo na nasa bahay na yon. Nasa tingin ko ay hindi aware ang lahat ng kasama ko kasi parang ako lamang ang nakakaramdam sa kanya. Minsan ko kasing tinanong si Ninang kung may multo ba roon at ang sabi niya ay wala. Kung meron daw sana ay matagal na siyang umalis doon kasi matatakotin siya sa mga ganon. Pero meron talaga akong nararamdaman. Hindi ko nga lang siya nakikita, alam ko na kasi kaagad kapag merong kaluluwa sa isang lugar. Bumibigat ang pakiramdam ko at nanlalamig ako. Minsan ay kinikilabutan ako kahit na wala namang kadahilanan. Hanggang sa dumating na ang araw na nakikita ko na ang kaluluwa na yon. Unang beses ko siyang nakita noong gabi na patulog na kami. Patay na ang ilaw, tigiisa kami ng higaan sa maid's room.
Si Nina ang nasa gitna tapos kami ni Ate Didi ang nasa gilid. Napatingin ako sa higaan ni Ate Didi at meron ako nakitang matangkad na lalaki na nakatayo sa tabi ng kama niya. Nakayuko ang lalaki na parang tinitignan si Ate Didi. Takot ang naramdaman ko ng oras na yon. Kaya tumalikod na ako ng higa para hindi ko na makita yung lalaki. Umikit ako at nagdasal ako ng mataimtim. Hindi ko kasi alam kung masaya o mabait ba ang multo na yon. Simula ng gabing yon na nakita ko yung lalaki ay halos araw-araw ko na siyang nakikita. Palagi siyang nasa tabi ni Ate Didi. Nakatayo lamang siya at kung minsan ay nakasunod siya kapag naglalakad si Ate Didi. At kahit saan magpunta si Ate Didi ay nakasunod siya, Papa Dudut. Pasimple ko lamang na tinitignan yung lalaki at iniiwasan kong malaman ng lalaki na nakikita ko siya. May nabasa kasi ako na kapag nalaman ng isang kaluluwa na nakikita mo siya ay hindi ka na niya titigilan kapag meron itong gustong ipagawa. Kaya ingat na ingat ako kapag nakikita ko ang kaluluwa na yon. Nang panahon na yon ay isa lamang ang sigurado ako. Kilala ni Ate Didi ang lalaking nakasunod sa kanya palagi. Hindi ko nga lang alam kung magkaano-ano sila pero malakas talaga ang kutob ko na may reason ang kaluluwang yon kung bakit nakadikit siya kay Ate Didi. Ayoko namang magtanong kay Ate Didi at baka kapag nalaman niya ay bigla siyang matakot. Ang tingin ko rin ay harmless naman yung kaluluwa na yon, Papa Dudut. Wala siyang ginagawang kung ano. Ni hindi nga siya maramdaman ang mga nakatira sa bahay na yon. Ngunit kung akala ko dati hindi ako gagambalain ng kaluluwang yon. Kapag hindi ko siya pinansin ay nagkamali ako, Papa Dudut. Kahit na hindi ko pala siya pansinin ay parang nalaman pa rin niya na nakikita ko siya. Napanaginipan ko kasi siya at kinausap niya ako. Ang sabi niya ay sabihin ko kay Ate Didi na palagi siyang nasa tabi nito at mahal na mahal nito si Ate Didi. Hingi ko rin daw siya ng sorry kay Ate Didi kasi si Ate Didi ang mag-isa nang bumubuhay sa mga anak nila. Nakangiti pa yung lalaki sa akin. Nang magising ako ay sobrang dinaw sa akin ang panaginip kong yon na para bang nangyari talaga siya sa totoong buhay. Hindi ko sinunod ang sinabi ng lalaki sa akin. Natatakot kasi ako na baka kapag ginawa ko ang gusto niya ay maging sunod-sunuran na ako sa mga request niya at hindi na niya ako tigilan pa. Pero sobrang kulit ng kaluluwang yon. Halos gabi-gabi ko siyang napapanaginipan ng paulit-ulit. Iisa lang din ang sinasabi niya na para bang hindi niya talaga ako titigilan hanggat hindi ko ginagawa ang gusto niya. Kaya nag-decide ako na gawin na lamang yon. Isang hapon, Papa Dudut, habang naglilinis ng isda si Ate Didi sa may lababo ay nilapitan ko siya. Kwentuhan ko muna siya ng kung ano-ano para hindi siya mabigla. Hanggang sa nagkaroon na ako ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang pakay ko. Ate, may kilala ka bang lalaki na matangkad, moreno, may makapal na bigote tapos may nanal sa gitna ng ilong? Tanong ko kay Ate Didi. Biglang natigilan si Ate Didi sa tanong ko. Napatingin siya sa akin at napansin ko na parang naiiyak na siya. Sa pagkakadescribe mo ng taong yan ay parang ang asawa ko ang tinutukoy mo. Ngumiti siya sa akin. Asawa po ninyo? Hindi makapaniwalang tanong ko. Oo, si Joseph. Pero matagal na siyang patay. 3 taon na. Kaya ako ang mag-isa nagtatrabaho para sa mga anak namin. Tugon ni Ate Didi. Ate, huwag ka sanang matatakot o mabibigla ha, pero nakikita ko kasi yung asawa mo na nakasunod palagi sa'yo dito. Nakakakita kasi ako ng mga kaluluwa. Napapanaginipan ko rin siya. Pinapasabi niya na mahal kanya at sorry daw kasi hindi kanya matutulungan sa pagtatrabaho. Kaya ako po nalaman ang itsura niya kasi nakikita ko siya, ang sabi ko. Sa sinabi kong yon ay naiyak si Ate Didi. Naniwala siya sa akin kasi nasabi ko kung ano ang itsura ng asawa niya. Kaya raw pala palagi niyang nararamdaman na may nakasunod sa kanya at bago siya matulog ay may parang malamig na hangin na humahaplos sa kanyang muka. Yun pala ay nasa tabi lamang niya palagi ang kanyang asawa.
Napakalaki ng pasalamat ni Ate Didi sa akin kasi malaki raw ang naitulong ng mga nalaman niya para mas lalo pa siyang magsumika para sa kanyang mga anak. Kahit pala raw wala ng asawa niya ay na-appreciate pa rin siya nito. May naramdaman akong saya nang makatulong ako na maipaabot ang mensahe ng asawa ni Ate Didi, Papa Dudut. Pakaramdam ko ay nakagawa ako ng isang napakagandang bagay. Doon ko na-realize na hindi naman pala masama ang pagkakaroon ng ganong kakayahan. Dahil may mga pagkakataon na magagamit mo yon upang makatulong ka sa iyong kapwa. Simula nang masabi ko kay Ate Didi ang gustong sabihin ng asawa niya ay hindi ko na nakita o naramdaman ang kaluluwa ng asawa niya. Siguro'y umalis na siya kasi may tao nang nakapagsabi ng gusto niyang sabihin. O baka kaya nandun pa rin siya pero dahil nagawa ko na ang gusto niyang ipagawa ay mas pinili niyang hindi na ako gambalain pa. Hindi na rin namin sinabi kay Ninang o sa mga amo namin ang pangyayaring yon kasi panigurado na matatakot sila. Naging malaking tulong sa akin at sa pamilya ko ang pagtatrabaho ko kina Ate Loida, Papa Dudut. Nakapagpadala ako buwan-buwan sa pamilya ko at nakabili rin ako ng cellphone dahil sa pag-iipon ko. Nang malaman ni Ate Loida na hindi ako nakatapos ng high school ay nag-offer siya sa akin na pag-aralin ako. Nung una'y ayaw ko kasi meron na akong trabaho. Saka sa edad ko noon ay nahihiya na akong pumasok o bumalik sa eskwelahan. Alam mo, Lian, walang edad ang pag-aaral. Hindi ka dapat mahiya. Saka mas okay na makatapos ka kahit high school. Kasi hindi habang buhay ay nandito ka sa amin. Dapat taasan mo ang mga pangarap mo. Hayaan mo kapag okay ang grades mo, kapag natapos ka na ng high school ay kakausapin ko ang asawa ko para pagtapusin ka ng college. Ang sabi ni Ate Loida. Ate, sobra-sobra na po yun. Wika ko. Hindi yun sobra-sobra. Ganti na namin yun sa iyo kasi maayos kang magtrabaho. Huwag kang mag-alala kasi hindi namin ibabawas sa sahod mo ang magagastos namin sa pagpapaaral sa iyo. Turan pa ni Ate Loida. Maraming salamat po ate. Sobrang bait po ninyo. Ang naluluha ko pang sambit. Sa huli ay tinanggap ko ang offer na yon ni Ate Loida dahil naisip ko na iba talaga kapag merong kang pinag-aralan. Tuwang-tuwa si Ninang, si Ate Didi at ang buong pamilya ko nang sabihin ko yon sa kanila. Napakaswerte ko kasi napunta ako sa isang pamilya na may gininto ang puso. Kaya naman pinangako ko sa aking sarili na bilang ganti sa kabaitan ni Ate Loida ay aayusin ko ang aking pag-aaral at hindi ko sila bibiguin sa tulong na ibinigay nila sa akin. Natapos ko naman ang high school nang may honor kaya laking tuwa ko nang sabihin ni Ate Loida na matagal na niyang kinausap ang asawa niya tungkol sa pagsagot nila sa pagpasok ko sa college. Sobrang iyak ako ng time na yon, Papa Dudut. Hindi ko kasi alam kung ano bang magandang bagay ang nagawa ko para i-bless ako ni Lord ng ganon at dinala pa niya ako sa mga mabubuting tao. Kumuha ako ng 2 taon na kurso sa kolehiyo at nagawa ko namang makapagtapos. Pero kahit tapos na ako ng college ay hindi pa rin ako umalis bilang kasambahay kina Ate Loida. Pero alam ko na darating ang araw na kailangan ko ng umalis sa kanila. Si Ate Loida pa nga ang nagpupush sa akin na magtrabaho na ayon sa kursong kinuha ko. Pero ako talaga ang ayaw. Napalapit na kasi ako sa pamilyang yon at hindi ko pa kayang malayo sa kanila. Kaya hinayaan na lamang ako ni Ate Loida at kapag gusto ko na raw umalis ay magsabi lamang ako. Wala naman daw magiging problema. Isang araw ay kinausap ako ni Ate Loida dahil pauwi pala sila sa probinsya ni Kuya Mark. Namatay kasi ang nanay ni Kuya Mark, buong pamilya silang aalis. Isasama ka namin doon, Lian, para may magbantay sa bunso ko. Hindi ko na rin kasi siya maaasikaso doon, ang sabi pa ni Ate Loida. Sige ate, sasama po ako. Kailan po pala tayo aalis? Pagpayag ko. Sa weekend, hindi pa kami nakabili ng tiket sa eroplano eh, sagot ni Ate Loida. Na-excite ako ng sobra nang malamang kung sasakay kami ng eroplano. Hindi pa kasi ako nakakasakay sa ganoon ng panahon na yon. First time ko yon, Papa Dudut. Umalis na kami ng gabi ng Sabado at pumunta na kami sa province ni Kuya Mark. Malaki ang bahay nila roon at masasabi ko na talagang mayaman ang pamilyang pinanggalingan ni Kuya Mark. Pagpasok ko sa bahay nila ay kakaiba na ang naramdaman ko.
sobrang bigat. Kaya alam ko na kaagad na merong kaluluwa sa bahay na yon. Ang kaibahan lang ay talagang mabigat siya sa pakiramdam na parabang nararamdaman ko na rin yung emosyon ng kaluluwang nandun. Malungkot at parang gusto kong umiyak kahit na wala namang dahilan para umiyak ako, Papa Dudut. Nagpahinga muna kaming lahat at kasama ko sa isang kwarto ang mga anak ni Ate Lloyda. Madaling araw pa lamang nang dumating kami roon. Nang mag-umaga na ay bumangon na ako at tumulong ako sa paghahanda ng almusal. Ipinakilala ko ni Ate Lloyda sa mga taong nakatira sa bahay na yon. Pakaramdam ko tuloy ay parte na rin ako ng kanilang pamilya. Habang kumakain kami ay may nakita akong matandang babae na pumasok sa kusina. Hindi ko inisip na kaluluwa o multo siya. Kasi para lang siyang normal na tao. Hindi ko pa rin kasi nakilala lahat ng tao na nasa bahay na yon. Kaya hindi ako nag-isip ng kung ano. Maya-maya ay lumabas na yung matandang babae sa kusina at naglakad siya papunta sa may sala. Nanay, kaya na po kayo, sabi ko sa matanda pero hindi siya huminto sa paglalakad. Napatingin ang lahat sa akin, Papa Dudut. Nagtaka sila na para bang may mali akong nasabi. Lian, sinong kinakausap mo? Tanong ni Kuya Mark sa akin. Yung matandang babae po na lumabas sa kusina, nakasuot po ng floral na blouse. Casual kong sagot. Mas lalo kong napansin na parang may mali sa mga sinabi ko. May ipinakitang picture si Kuya Mark sa cellphone niya. Picture ng isang matandang babae. Tinanong niya kung yun ba ang nakita ko at sinabi kong oo. Lian, si Mami yan. Siyang pinaglalamayan natin dito. Paano nakita mo siya? Nagtatakang tanong ni Kuya Mark. Lahat tuloy ng atensyon ng mga taong naroon ay nasa akin na, Papa Dudut. Wala na akong nagawa kundi ang aminin na meron akong kakayahan na makakita ng kaluluwa. Ang sabi ni Kuya Mark ay mahilig sa floral na blouse ang mami niya kaya sigurado siya na ang kaluluwa ng nanay niya ang nakita ko. Sobra akong kinilabutan ng sandaling yon. Nang silipin ko ang kabaong ng nanay ni Kuya Mark ay doon ko talaga napatunayan na siyang nakita kong matandang babae na pumunta sa labas ng kusina. Hindi ko alam na may third eye ka pala, Lian. Sa bahay, bay, meron kang nakikitang multo? Tanong ni Ate Lloyda sa akin nang makausap niya ako ng kaming dalawa lamang. Meron po, ate. Yung namatay na asawa ni Ate Didi, nakikita ko siya dati. Tugon ko. Eh bakit hindi mo sinabi sa amin? Tanong ni Ate Lloyda. Kami lang po ni Ate Lloyda ang nakalam noon. Hindi na namin sinabi sa inyo kasi baka matakot po kayo. Pero matagal ko na po siyang hindi nakikita sa bahay ninyo. Ang turan ko. Diyos ko, nakakakilabot naman, ang sabi ni Ate Lloyda. Naging curious tuloy si Ate Lloyda sa kakayahan ko na yon. Ang dami niyang tinanong. Pinagkwento niya ako ng mga nakakatakot kong experience. May ilan akong kinuwento pero hindi ganong karami. Sa awa ng Diyos ay hindi na nasundan pa yung unang beses na nakita ko ang kaluluwa ng mami ni Kuya Mark hanggang sa mailibing ito. Ilang beses pa nga nila akong tinanong kung nakikita ko pa ito at ang sabi ko ay hindi na. Ang akala ko pagkatapos ng libing ay uuwi na kami pero hindi namin nagawang makauwi dahil naging masama ang panahon. Ayon sa balita ay may paparating na bagyo. Ayon naman ni Ate Lloyda na makipagsapalaran na bumiyahe na ganoon ang panahon kaya ang sabi nila ay palilipasin muna namin ang masamang panahon at kapag okay na ay saka kami uuwi. Sa totoo lang ay hindi nawawala yung bigat ng pakiramdam ko sa bahay ni na Kuya Mark, Papa Dudut. Naisip ko na hindi ang nanay niya ang dahilan kung bakit may ganoon akong pakiramdam kundi may iba pang kaluluwa. O kung anong nila lang ang kasama nilang nakatira sa bahay na yon. Hindi ko nga lang matukoy kung sino at ano yon noong una kasi nararamdaman ko lamang siya at hindi ko naman nakikita. Umaga pa lamang ay malakas na ang ulan at hangin. Inihanda na namin ang flashlight at kandila kung sakaling magkaroon ng brownout na talaga namang nangyayari kapag may bagyo. Pagdating ng hapon ay nawala na ng kuryente, Papa Dudut. Kumain na kami ng hapunan habang maliwanag pa kasi may hirapan na kaming kumain. Nang gumabi na ay mas naging malakas pa ang hangin, Papa Dudut. Kampante naman kaming lahat kasi mataas ang kinakatayuan ng bahay nila Kuya Mark at hindi doon binabaha
Matibay din ang bahay nila kaya wala kaming dapat na ikatakot. Alas 8 pa lamang ay nasa kwarto na kami ng mga anak ni Ate Loida. Isa lang ang kama roon kaya sa sahig ako nakahiga at may latag akong kutsyon na pang isang tao. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makatulog ng gabing yon. Kahit ang sarap matulog kasi malamig ang panahon. Dagdag pa ang tunog ng ulan na pumapatak sa bubong ay talagang nakakaantok sana. Tulog na rin ang mga anak ni Ate Loida. Ako na lamang ang gising, Papa Dudut. Balisa ako at hindi mapakali. Kinakabahan ako na hindi ko malaman at pakiramdam ko ay merong masamang mangyayari. First time akong makaramdam ng ganoon sa buong buhay ko. Yung merong kang kinakatakutan pero hindi mo alam kung sino o ano. Madaling araw na pero hindi pa rin ako nakakatulog. Kahit na nung pikit ang gawin ko ay hindi talaga ako dinadalaw ng antok, Papa Dudut. Paiba-iba na ako ng pwesto pero wala pa rin epekto yon. Hanggang sa lumabas muna ako ng kwarto para gumamit ng banyo. Kumuha ako ng kandila at sinindihan yon para meron akong ilaw. Hindi ko kasi memorize ang bahay at baka may masagi akong gamit. Habang pababa ako ng hagdanan ay pabigat ang pakiramdam ko. Parang ayoko na ngang magpunta ng banyo kung hindi lang talaga ako ihing-ihina. Matagumpay naman ako nakapagbanyo at halos tumakbo na ako pabalik ng kwarto kasi feeling ko ay may nakasunod sa akin. Hindi ko alam kung imagination ko lamang ba yun o talagang merong sumusunod sa akin, Papa Dudut. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto ay natigilan ako kasi meron akong nakitang hugis ng isang malaking tao na may malaking katawan. Kitang-kita ko ang mahaba niyang sungay na parang kambing kasi medyo nakaikot yon. Namumula ang mata niya na parang umiilaw pa nga. Sa gulat at takot ko ay napasigaw ako ng malakas na ikinagising ng mga anak ni Ate Loida. Bigla na lamang nawala ang nilalang na yon, Papa Dudut. Takang-taka sa akin ang mga anak ni Ate Loida, pati tuloy si Ate Loida at iba pang mga kasama sa bahay ay napalabas ng kwarto dahil sa pagsigaw ko. Nanginginig ang buong katawan ko at hindi ko magawang makapagsalita. Hindi ko rin maalis sa utak ko yung nakita kong yon, Papa Dudut. Kahit na nung tanong ng mga tao roon sa akin ay nakatulala lamang ako. Pakiramdam ko ng sandaling yon ay nasa isang panaginip ako at hindi totoo lahat ng mga nangyayari. Ipinagdasal ako ni Ate Loida at parang himala na bumalik ako sa aking kamalayan. Umiyak ako ng umiyak at sa pamamagitan noon ay narilis ko ang aking emosyon. Matapos kong kumalma ay sinabi ko ang nakita ko. Naniniwala ako sa mga nakita mo. Ang totoo ay matagal na kaming may hinala na meron kaming kasama rito sa bahay. Hindi nga lang namin matukoy kung ano, ang sabi ng babaeng kapatid ni Kuya Mark. Based sa description niyan, parang hindi yun multo, kundi isang demonyo. Turan pa ni Ate Loida. Kung totoong demonyo ang nakita ko, ay mas lalong nakakatakot yun kasi hindi lang mga kaluluwa ang nakikita ko kundi pati na ang mga ganong nilalang na mula pa yata sa impyerno. Nag-usap-usap sila at nag-decide sila na lalong madaling panahon ay maghanap sila ng taong makakatulong sa kanila para mapaalis ang nilalang na matagal nang nakatira sa bahay na yon. Sa awa naman ng Diyos, sa ilang araw na pananatili ko sa bahay ni Kuya Mark, ay hindi ko na nakita pa ang demonyo o kung anong nilalang na yon. Ligtas naman kaming nakaalis at nakabalik ng bahay ni Ate Loida. Sa pagkakaalam ko ay may taong tumulong kina Kuya Mark para mapaalis ang nilalang na nakita ko. Makalipas ng ilang taon ay umalis na rin ako kina Ate Loida para magtrabaho na sa iba na may kaugnayan sa tinapos ko. Hanggang sa ngayon ay bumibisita pa rin ako kina Ate Loida at pabiro niya akong tinatanong palagi kung meron ba akong nakikita sa bahay nila. Wala naman na. Ghost free na ang bahay nila sa ngayon. Kahit ngayon na may asawa at anak na ako ay nakakakita at nakakaramdam pa rin ako, Papa Dudut. Hindi na nga lang kasing lakas noong medyo bata pa ako. Siguro kapag hindi na nagagamit ang ganitong kakayahan ay nawawala at umihina sa pagtagal. Hanggang ngayon ay hindi ko talaga alam kung bakit ako nagkaroon ng ganitong kakayahan. Siguro kung pinagtuunan ko ito ng pansin dati, baka nalaman ko kung para saan ba ito at kung paano ko ito nakuha. Pero masaya naman ako at kontento na ako ngayon sa aking buhay at napakalaki ng pasasalamat ko kina Ate Loida
Kasi kung hindi ko sila nakilala ay baka hindi ako nakapag-college at hindi ako nabigyan ng maayos at komportabling buhay sa ngayon at ganun din sa aking mga anak. Lubos na nagmamahal, Lian. May mga bagay, kakayahan at talento na ibinibigay ang Diyos sa atin na hindi natin alam kung ano ang purpose. Minsan naiisip ng iba na ito ay isang pabigat o sumpa sa ating buhay. Ngunit walang ibinibigay sa atin ng Diyos ng walang kadahilanan. Meron po itong purpose at ang kailangan natin gawin ay hanapin at alamin ang purpose na yon. Maaari kasi na ang inakala mong sumpa ay isa palang bagay na maaari mong magamit sa hinaharap. Pwede itong makatulong sa iyo sa ibang tao. Hanapin lang natin sa ating sarili kung paano natin ito magagamit sa kabutihan at sa pagtulong sa ating kapwa. Nakapag-subscribe na ba kayo sa Papa Dudut Family at ganoon din sa Kaistorya YouTube channel? Kung hindi pa, hanapin na po yan sa aking mismong page ay makikita po ninyo ang link. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama.